ganda ng ano eh, itong Panayam kay Tevez eh. Nung pinapanood ko, sabi ko, nanunood pala ito si Tevez, nanunood ka pala sa akin ha? O, panoorin nyo ito ha, mamaya. At kung din naman inihayang reklamo sa DOJ laban kay Congressman Tevez, makausap po natin live si Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez Jr. Magandang gabi, Congressman Tevez. Good evening sa inyo at good evening sa ating mga listeners, followers, and viewers. Good evening, sir. Good evening, sir. Kasama natin si Mian Los Baños ng TV5. Yes, sir. Sir, sundutin ko na ho yung tanong. Ang sabi po kasi ninyo sa earlier interview ninyo ay babalik lamang kayo sa Pilipinas kung meron ng semblance of fairness yung investigasyon. You repeated that phrase several times in your interviews this whole day today. I'd like to know lang po, what do you mean by semblance of fairness? In concrete terms po, what are you looking for in terms of semblance of fairness for you to come back to the country and, of course, I suppose, to face any charges? Semblance of fairness is very simple, no? One very classic example, ano bang trabaho ng DOJ? Di ba ang DOJ, habang nag-iimbestiga, siya ay dapat neutral. Hindi siya dapat maging prosecutor. Hindi ganun sa kanila. Wala pa lang, wala pa ang investigasyon, ako na... Hindi. Sa Republic of Primulya, hindi ganun. Sa Republic of the Philippines, ganun. Pero sa Republic of Primulya, siya ang prosecutor, siya ang judge, siya ang executor. Yan ang ano... Alam mo, nakakatakot itong mga Remulla, oh, pagka ganyan umasal. Dinaig pa yung pagiging diktador ni Marcos noon, eh, di ba? Mang tucha yan. Oh. Yung tinuro ng DOJ, ani SOJ, na mastermind. Ah. So, saan yung fairness doon? Di ba? Nagturo ka na, wala ka pang investigasyon. Anong sabi ni Attorney Sal Panelo? Dapat lahat ng anggulo tingnan. Sabi ni Ferdy kanina, ni Sir Ferdy, meron daw nag-surrender na isang suspect, payon or something, na iba yung tinuturo, hindi daw tinanggap ng DOJ. Alam mo, isa pa yan eh, di ba? Dapat lahat tinatanggap ng DOJ. Okay? Kasi nga, ang papel ng DOJ, ang hirap i-pronounce itong hype na ito. Quasi-judicial. Ibig sabihin po noon, lahat ng imbidensya, lahat ng witness, tatanggapin mo muna. At tsaka mo sasabihin, ito, ginagago ako nito. Tatanggapin mo. Doon pa lang hindi mo na kagad tinanggap. Diba? Hindi mo na pinakinggan. Naku, mahirap maging jowa ito si Remulla. Ang hirap maging jowa nito si Remulla, no? Isipin mo, hindi nagbibigay ng tsansa para pakinggan ng isang tao. Kawawa naman ang... So ano yun? Gusto nila, yung script lang nila ang masusunod. Abay, diba? Siyempre! Semblance of fairness is you look at all angles. You investigate first before you point fingers. Walang ganun. Kong Tevez, this is Mian Los Baños po. Sir, kung sakali ho makuha nyo at makita nyo yung semblance of fairness na yan, the Palace, DOJ, and House of Representatives have already assured ang inyo pong safety kung kayo ay uwi. Will you be willing to come home? And do you believe yung assurance na kayo po ay magiging safe pag uwi po ninyo? Kong Tevez? Anong assurance binibigay nila? Sino magbabantay sa akin? Yeah, anong assurance ang ibibigay nila? Sino magbabantay sa akin? Did you try to communicate with SOJ about that, sir? Para ho manegotiate ho at maging malinaw, sino magbabantay sa inyo oras na makauwi kayo? May ganun ho bang pagkakataon, sir, na makausap nyo si SOJ Remulla? Last time narinig ko, may sinabi silang bantayan daw ako ng army, bantayan daw ako ng sino dyan. Ang tanong ko, sinong nagbantay kay Digamo nung pinaslang siya?
Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. Sir, we understand, sir. But pero sir, let me go back to my question kanina. I'm looking lang, sir, for some sort of middle ground eh. Kasi kahit papaano po, I know eventually you will have to come home and address all these concerns. I know you also want to come home eventually. Ang tanong ko lang po, ano pong pagsabi yung semblance of fairness? I want to go home. Yes, sir. Pagsabi po yung semblance of fairness, and we understand the concept that you explained kanina, pero in concrete terms po, ano pong iniintend yung makita? Ano pong iniintay ninyo na ipakita nila in concrete terms sa na aksyon, for example? Ganito lang, tagalugin ko na lang. In concrete terms, kung makita ko at ang taong bayan na patas na sila, then baka pwede na umuwi. Ngayon kasi hindi patas. Kahit siguro kayo, alam nyo hindi patas, di ba? Obvious naman na hindi patas eh. Paano ka nagturo ng suspect nang wala ka pang investigasyon? Paano? At DOJ pa man mismo, when the DOJ ang dapat neutral. Yes, sir. Sir, we understand po. Pag sinabi niyong patas, I think we all agree na kailangan patas eh. Pero yun nga po, ano po yung iniintay ninyo na aksyon na patas? Ako na sasagot! Ako na! Hindi kayo magkaintindihan eh! Ano daw ba yung patas na sinasabi? Kasi di ba tama yung sinasabi ni Tebes, hindi daw patas ang nangyayari ngayon, which is... Agree naman tayong lahat na hindi patas ang nangyayari. Ang tanong lang, ano daw ba yung gusto makita ni Tebes? Ako na sasagot. Ha? Pag nag-resign si Remulla, yun, patas na. Hindi, totoo naman eh. Hanggang nandyan si Remulla sa DOJ, hindi magiging patas. Kasi fix na yung utak ni Remulla. May script na si Remulla sa utak niya na ikaw ang killer. So the only way na maging patas, palitan siya. Yan ang totoo. Walang biro. Ako ha, again, kasuhan nyo, maganda yan. Pero if they want na maging patas ang ating DOJ, tanggalin nyo si Remulla dyan. Yan, patas na. Para sa inyo, kumbaga, anong inintay nyong makita na magpapakita obvious ng kapatasan? Obvious naman, hindi na kailangan itanong yun. Oh, tingnan mo, hindi na daw dapat itanong yun. Obvious daw. Una-una, tingnan nila lahat ng anggulo. Bakit ako pa rin tinuturo nila hanggang ngayon? Isa pa, ito yung tanong ko. Mm. Bakit gustong-gusto nila yung katawan ko, yung pagkatao ko? Since few months ago, gustong-gusto nila ako umuwi. Sabi pa ni... Boying, umuwi siya, harapin niya yung kaso. Wala akong kasong haharapin. Ba't ako uuwi? Sino siyang magpapauwi sa'yo? Hindi ka ako pinapauwi ng nanay at tatay ko. Hindi ka pinauwi ng tatay nanay ko. Ikaw pa papauwi? Alam mo, may punto siya dun, ha? Totoo yun, may punto siya dun, ha? Although nakakatawa. Pero may punto siya dun. Sino ka para magpauwi sa akin? Eh, wala pa naman akong kaso. Tama eh. In legal way, masasabi natin sino nga naman si Boying Remulla para magpauwi ng isang tao na wala namang kaso. Oh, yung tatay nanay nga niya, di siya mapauwi eh. Ang bihira to. Diba? Oh, again, doon ka, kung sa Bisaya pa matingala, doon ka magtataka. Bakit pinapauwi mo yung tao? O, ano may gusto kayo? May gusto sila sa akin? May gusto nila yung katawan ko? Yung ulo mo ang gusto nila. Alam mo mga kalbo, masarap hawak-hawakan 'yun eh, mga ganyan. Baka 'yun ang gusto nila sa iyo. Uy, kayo, baka mo may sabihin niyo nang insulto tayo ng kalbo. Kalbo rin tayo. Why do you want my why are they so hell-bent on getting my body to the Philippines? Mm-hmm. Sir, Kong Tebes, meron... Hindi ba kayo nagtaka? Kong Tebes, kung napanood niyo po yung report kanina, and I'm sure narinig niyo na rin po, may banta ho yung mga kasama niyo sa kamera na after suspension, expulsion po yung isusunod. Do you have plans to appeal this to the House of Representatives na huwag naman ho kayong tanggalin bilang kongresista? O hahayaan nyo na lang po silang gawin nito, sir? Ganito lang, di ba? Kung sino yung nasa power, tandaan nyo, balansin nyo ang lahat. Hindi naman pwedeng purkit nasa pudir kayo kung sino man yan, lahat na pwede nyong gawin kahit foul. Eto,
pinaparinggan niya yung mga kongresista ngayon. Kasi ganyan, alam mo, ito masakit sa katotohanan to. Sa ating bansa, yung camera is utu-utu yan. Sunod-sunod rin yan sa presidente. Whether you like it or not. Ito lang yung pagkakataon na hindi naglipatan ng partido kasi wala namang partido yung presidente natin. Yung partido nga niya, hindi kaya kasundo eh. Pero ano yan, matik na yan sa bansang Pilipinas. Di ba kaya nga nung panahon ni Duterte, ano sinabi ni Pangulong Duterte nung sa SONA, pag nagsosona siya, di nyo naman ako sinuportan eh. Di ba? Wala nga kayo nun sa akin eh. Tapos ganyan, nagtalo nang kayo lahat sa PDP. Di ba totoo? Bakit? Ito ang hindi dinidiscuss ng mga, kaya kailangan talagang baguhin ang konstitusyon natin eh. Bakit to? Ang kamera ay nagiging tutayan ng executive branch. Bakit? Dahil ang budget nang gagaling pa rin sa executive branch. Hindi sila ang tunay na fiscalizer ng ating bayan. Senado, pwede pa. Pero pagdating sa Congress, hindi. Parang sila lang ho yung, para quote-unquote masabing hindi diktador ang presidente, ipapasa sa Congress, pero in all reality is talagang kahit ipasa mo sa Congress yan, hawak naman ng presidente yung Congress eh. Huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maggaguhan. Kaya nga ngayon, sinasabi ni Tebes, kayong mga kongresista, naiintindihan ko kayong kumampi kayo sa presidente kasi mawawalan kayo ng budget. Kumampi kayo sa deputy speaker na kung saan pinsan ng presidente na kagarapalan. Di ba? Gayon ang pinakagarapal na nangyayari sa Congress. Walang biro. Pinakagarapal na pangyayari sa Congress ngayon. Naalala ko nung panahon na kung saan nagkakaroon ng labanan between Congressman Cayetano at that time at saka si Congressman Alan, pangalan nun, yung isa pang congressman, nag-aaway sila, di ba? Alam mo, may mga nag-suggest na instead na mag-aaway yung dalawa, di ba? Sabi nila, si Pulong na lang ilagay natin na speaker para tapos na, hindi na mag-aaway ito. Kasi pag inilagay mong speaker si Pulong, tatahimik tong dalawa, si Velasco at saka si Cayetano at that time. Naalala nyo nun? Alam mo, si Pulong mismo nagsabi, presidente tatay ko, hindi ako magi-speaker, nakakahiya naman, garapala naman yun. Ganun. Kaya nga alam mo, ganun ang mga Duterte. Hindi ko, walang nakakuha, alabo, wala dito sa Marcos. Sa Marcos. Pwede na ba yung anak ko maging speaker o hindi pa? Kung hindi pa, ikaw na lang. Yung pinsan, ikaw na lang. Garapalan eh. Alam mo yun, kaya ang sinasabi ni Tebes dito, kayo mga kongresista, alam ko ang nasa power ngayon, itong mga Marcos, pero wag naman kayong humirit ng below the belt. Kasi kung tatanungin ninyo, kung sino yung pinakamaraming absent, hindi ako yun. Yun ang sinasabi niya. Yun ang argumento niya. Ha? Yung una nga, yung sinuspend nila ako, I was only absent for 15 days. In the Civil Service Commission, you have to be absent for, 13 days na ako absent. You have to be absent for 15 days to be declared a wall. Ngayon, matagal ko na ito hiningi, ba't hindi nila nilabas? Ilabas natin lahat ng attendance from 17th, 18th, and 19th Congress. Ang dami dyan, mas marami pang absences sa akin eh. Bakit hindi nila tinanggal? Opo. And so it shows political persecution. And Kong Tevez, bakit nila ako gustong tanggalin? Gusto nila yung pwesto ko? Diba? Di sana tumakbo sila ng eleksyon at nanalo sila. And Kong Tevez, do you have plans of talking to House Speaker Romualdez about this or anyone from the Ethics Committee of the House of Representatives, sir? Matapos na kami ng usap, hindi nga nila pinagbigyan yung leave ko na extension ng leave, di ba? Why? Hindi ko parang ginagamit yung position ko,
yung opisina ko para umuwi ako matagal na. Again, bakit gustong-gusto niyo yung katawan ko? Bakit daw gusto? Secretary Remulla, may tanong lang po ako ha. Nagtatanong lang po ako, hindi ko kayo inaano ha. Bakit gustong-gusto mo daw yung katawan ni Congressman Tevez? Nagtatanong lang ako ha, kasi nang akusasyon ni Tevez eh. Gustong-gusto mo daw yung katawan eh, ba't yung pinauuwi? Well, Kong, hindi namin masasagot kung bakit talaga gusto yung katawan ninyo. Pero Kong, ito po, tama po sinabi ninyo na wala pang kasong inihain sa korte. Ito po yung reklamo pa lamang na inihain ng NBI sa DOJ. So, hindi ako nagsabi nun. Si Ferdy nagsabi nun. Dadaan pa ho, kaya dadaan po yan ng preliminary investigation at lahat-lahat. Yeah, yeah. Pero eventually po... I'd like to correct you, sir. It was not me who said that. It was Attorney Ferdy Topacio who said wala pang kaso sa korte. Okay. Ineko ko lang yung sinabi ni Attorney Ferdy. Okay, sir. Sige, sir. Just to put things in context. Okay, sir. Anyway, he is your lawyer. But anyway, sir, yes. And we accept that. Anyway, so in the end, if it does go to the filing of charges before the courts at aabot sa arraignment, talagang hahanapin po kayo because hindi po uusad yung reklamo, hindi po uusad yung arraignment kung wala po kayo in person. So it will leave things in limbo. I will never exchange my life for anything. Kung wala lang sana ang foul, walang problema eh. Bakit foul? Dito mo mga makikita. Itanong niyo to sa kanila, Bonjing. Bakit gusto nila yung katawan ko? Dati pa. 'Di ba? Secretary Remulla, bakit daw po ba? Pakisagot na nga ho si Tevez. Hindi, ako ah, ako dapat talagang sagutin ni Secretary Remulla. Bakit gustong-gusto niyo daw ho yung katawan ni Tevez? Nagiging joke na ito nga. Hindi, kasi totoo nga naman eh. Wala ba namang kaso? Pero gustong-gusto na yung katawan niya noon pa. Easy ka lang. Sorry lang ha, kahit ligawan nila ako, hindi ko pa kaya bumaton ng lalaki, may dangal pa. Oh my God. Okay, sir. Yes, sir. We understand, sir. Sige. Dante L. Panugaling, maraming salamat po. Thank you very much. Dante L. Panugaling. Si, ano naman, maka-react naman yung si News 5. Buti naman yung babae. My God. Social. My God. Kasi sabi niya, kahit ligawan ako, hindi ko papatulan. My God. Ang kaso sa court. Okay. Ineko ko lang yung sinabi ni Attorney Ferdy. Okay, sir. Sige, sir. Just to put things in context. Okay, sir. Anyway, he is your lawyer. But anyway, sir, yes. And we accept that. Anyway, so in the end, if it does go to the filing of charges before the courts at aabot sa arraignment, talagang hahanapin po kayo because hindi po uusad yung reklamo, hindi po uusad yung arraignment kung wala po kayo in person. So it will leave things in limbo. I will never exchange my life for anything. Kung wala lang sanang foul, walang problema eh. Bakit foul? Dito mo mga makikita. Itanong nyo to sa kanila, Bonjing. Bakit gusto nila yung katawan ko? Dati pa. Di ba? Sorry lang ha, kahit ligawan nila ako, hindi ko pa kaya bumaton ng lalaki, may dangal pa. Mike. Okay, sir. Mike, no? Yes, sir. We understand, sir. Sige po. Alright. Congress, last on my part po, sir. 5 Senate hearings, sir, were conducted about the killing of Governor Degamo. I'm sure nakarating sa inyo yung mga balita. Kayo ang na-pin down sa hearings na yun. More than 60 resource persons, not all of them, but many of them are saying na napatay yung kaanak, kaibigan nila, Tevez ang nasa likod nito. Kayo ho ba'y nang hinayang na hindi kayo nakapagsalita doon sa 5 hearing na yon ng Senado? Soledad Mueller, maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Alam mo sino ang kawawa na hindi ako pinasalita? Kawawa ang taong bayan. Bakit? Because they deprive the Filipino people of hearing the other side of the story. Mm-hmm. Pwede. Mm-hmm. Diba? But, hindi napakinggan ng taong bayan ang kabilang ano side ng istorya, diba? Mm.
But your presence was missed, sir. Gusto niya sanang magsalita. And there again, you see political persecution there. Why was I not allowed? Di ba? Sabi nila, Soledad Mueller, thank you uli. Salamat po. Pwede naman kami mag-agreement. Once I say something contemptuous, I'll go. And I always abide by agreements. Mm-hmm. Teka, Congressman, pahabol na lang po. Sorry. Last question. No problem. Napasarap ang kwentuhan, sir. Opo. Ay, kamusta po? Kayo po ba ay nasa Dili pa? Saan? Nasa Dili. Kayo po ba ay nasa Dili pa rin? Sino nagsabi nasa Dili ako? Tanong niyo si Bonjing. Alam na yun. Mas marami siyang alam eh. Siya yung may alam na whereabouts ko, di ba? Well, yun nga po, the last we heard from, I understand, from DFA is you were at least in East Timor. And we suppose Dili kasi if I remember right, yun lang naman ang major airport. Sila na lang, tanongin yung boss. Alam naman nila kung saan ako, di ba? Mm-hmm. Ask them. Yes, sir. Baka mapahiya pa sila kung ako magsalita eh. Yes, sir. Pero siyempre, sir, no, it's always better. Ang dami na sinabing lugar kung saan ako pumunta, di ba? Yes, sir. I was in Korea, I was in this and that, here and there. May flight ticket na raw kayo, sir, pabalik ng Pilipinas. Baka sila bumili. So, wala ta. Baka sila daw bumili. Hindi kaya. Hindi, alam mo, pwede yun, ha? Malay mo. Baka mamaya biglang may lumabas. May flight ticket na pangalan Arnie Tevez, ano? Yung pala binili lang ng DOJ. Lumabas na, Arnie Tevez, may flight ticket na pauwi. Kahit wala naman siya. Posible yun, ha? Oh, baka gawin na yun bigla. Oh, tingnan mo, umatras lang to, pero may flight ticket na. baka may peso pair, sir. So wala pa, sir. Wala pang flight ticket pabalik ng Pilipinas, sir. Kayo po. Ayoko na lang magsalita. Alright. Mas pa alam sila. Sila na lang tanungin nyo. Alam naman nila lahat, eh. Right. Alam nga nila sino suspect, di ba? Wala pang investigasyon. Alam nila sino yung bumaril. Alam okay. nila, lahat alam nila. Alam nila kung saan si Arnie. Okay. Alam nila lahat. Yes, sir. 99% solved. Case closed. Sabi nga ng isang vlogger, ano to? Anong sabi ng isang vlogger? Ari ng supply something. Hindi ako yun, ha? Hindi ako nagsabi doon. Baka mamaya yung... Sabi ng isang vlogger na hari ng sablay. Uy, baka naman yung sabihin ako yun, ha? Hindi ako nagsabi noon. Okay. Sir, maraming salamat. Congressman Arnulfo Tevez Jr. Thank you for your time, sir. Ay, nako. Basta ako, kakanta na ako. Ikaw ang hari ng sablay. Ikaw ang hari ng sablay. Ito si Tevez, baka mamaya pagbintangan na naman ako dyan. Sabihin na naman nila, si Bonnet Boy. Alam mo yung mga yan, parang mga baliw, Bonnet Boy. Hindi, alam mo ha, nagustuhan ng mga kababayan natin yung sagot. Hindi kasi alam mo, dito ha, in fairness dun sa mama, ha, dito kay Kong Tevez, pag nagsalita, diretso, hindi yung utal-utal. Diba? Hindi yung, kasi alam mo naman yung nagsisinungaling eh. Yung nagsisinungaling, nag-iisip, diba? Nag-iisip. Tingnan niyo yung mga interview ni Secretary Remulla. Tingnan niyo. Pag tinignan niyo yun, ang tagal sumagot. Medyo nag-iisip kung ano ba yung tama ang sasagot. Eto hindi, dire-diretso eh. Oh, kita mo yung sinasabi niya. O pagka meron pang maling sinabi yung reporter, sasabit, ah, sandali, let me correct you ah, hindi sa akin galing yan. Doon makikita mo kagad na totoo yung tao, di ba? Totoo. Oh, ika nga sabi nga, di ba? Sabi nga ni Remulla ay... Mahirap dyan yung talk na wala namang ginagawa. Yun, mahirap dyan yung talk na wala namang ginagawa. Ay nako, grabe. Baka mamaya, yan na ang maging ano ng ano ha. Ang social media, ang hari ng sablay. Gagawa tayo ng pelikula. Pelikula ni Secretary Remulla, ang hari ng sablay. Ay nako, grabe, grabe, grabe naman yan ha. Talay. Ah. Eto na nga. Asan na yun? Ito. Ha? Oh.